Magandang gabi po. Especially yung mga nag-iibigan ngayong gabi. Hindi lamang po ang pag-ibig ay hindi lamang sa mga couples, kundi sa bawat isa. We can show our love to our, first to our God, pangalawa po sa ating mga mahal sa buhay, and even our neighbors. Magandang gabi. Happy Puso Day po. Sweetheart, Happy Puso Day. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at tunay po bawat pamilya isang Ekklesia. So, salamat sa inyong pagdalo. Kahit na yung iba sa inyo ay may date, yung mga walang date, please join us. Yung iba naman, team replay. Pauling, magbago sa mong bumate. Magandang gabi po. Okay. Na sa bawat araw po, talagang napakarami nating kailangan pasalamatan sa Panginoon. Simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, sa buong maghapon, lahat ng nangyari, alam natin na may kamay ang Panginoon dito. At hahanap tayo ng mga bagay na pwede nating pasalamatan sa Panginoon. Mag-uumpisa po tayo sa ating devotion ngayong gabi sa pag-awit ng salamat-salamat. Aking hamasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, kaya suplatin ang pag-ibig mo, Jesus, kayo'y binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Sa pili mo, ako'y magsasaya sa pili mo.
magpapasalamat tayo sa pag-ibig ng Panginoon at tayo'y magsasaya dahil tayo'y kapiling ng Panginoon. Kapiling natin ng Panginoon. Ano man po yung ating mga kalagayan ngayon, yung maaaring yung iba na masaya, they were blessed kasi marami silang blessing sa buhay nila, pero may mga kasama po tayo na nasa hospital, nasa karamdaman, pero sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, makita natin kung paano kikilos ang Panginoon at kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Sige po, manalangin po tayo ngayong gabi. Panginoon, gusto naming pasalamatan, O Diyos, yung pagmamahal mong ibinigay sa bawat sa isa sa amin, O Diyos. Kami ay natutong magmahal dahil Ikaw ang unang nagmahal sa bawat isa sa amin. Na dahil sa pagmamahal mo sa amin, binigay mo yung kaisa-isa mong anak upang ang bawat isa ay maligtas sa aming mga kasalanan. Panginoon, napakasarap balikan ay yung pag-ibig mo na laging handang magpatawad sa mga taong humihingi ng tawad, Panginoon. Ngayong gabi, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba kami. Naway maging karapat dapat kami sa presensya mo, O Diyos, dahil alam namin kung may dalawa o tatlo na natitipon, Ikaw ay nasa kanila talaga. Ngayong gabi, we acknowledge your presence, Lord God. At alam po namin sa bawat dalangin namin, O Diyos, Ikaw ay makakapakinig nito, O Diyos, at ito ay iyong tutugunin nang naaayon sa iyong kalooban. Ngayong gabi, umpisa po namin, dinadalangin sa iyo, Panginoon, si Mami Paz, Lord God, na nasa St. Luke's ngayon, Panginoon, dalangin namin, Ikaw po ang gumawa ng himala sa kanyang buhay. In the name of Jesus, Lord God, ipuhin mo ang kanyang katawan na may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Alam namin, O Diyos, Ikaw lamang ang dakilang manggagamot and You can make miracles, Lord God, sa kahit anong paraan, Panginoon. Gamitin mo ang mga doktor, ang mga nurses, Lord God, at lahat ng mga taong gagamitin mo, O Diyos, para sa kagalingan ni Mami Paz, Lord God. Bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan, kalakasan espiritu, Panginoon, and will, Lord God, para mapaglabanan niya kung ano man yung karamdaman niya right now, Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we believe, Lord God, we believe, Lord, nagagawa ka po ng hinala. Kasama ng mga kaibigan namin na ngayon ay patuloy na lumalaban sa kanilang karamdaman, sa cancer, sa pangalan ni Jesus, Lord, sa pangalan ni Jesus. Patuloy kang magbigay sa kanila ng kalakasan, O Diyos. At sa bawat isa, O Diyos, na kasama namin ngayong gabi, anuman ang mga suliranin, anuman ang mga pasasalamat, anuman ang kagalakan namin sa puso namin, anuman ang mga kailangan namin, hindi po maliit ang iyong kamay para kami ay abutin, Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, bigyan mo, Panginoon, ng katugunan ang bawat panalangin, O Diyos, ng bawat isa. Kayusan ng pamilya, pagpapala, provision, Lord God, trabaho, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila itong lahat ng ito. Pag-iingat sa bawat pamilya namin, Panginoon, protektahan mo ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya namin, O Diyos. At patuloy mo kami, Panginoon, gamitin, Panginoon, para sa ikalalaganap ng iyong salita. Patuloy mo kaming bigyan ng kauhawan, Panginoon, upang makilala ka namin sa mas malalim na kaparaanan. At ang bawat sambitin ng aming mga labi ay ang kabutihan mo, Panginoon. Ang bawat mamumutawi sa aming mga labi na ikukwento namin sa bawat kaibigan namin, sa bawat kapitbahay namin, yung ginawa mong kabutihan sa buhay namin, O Diyos. Maraming maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang puso namin ay nagagalak
na malaman na mahal mo kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ang bawat pamilya ay isang eklesia. Ang bawat pamilya po ay inaanyayahan namin na magsama-sama tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos at manalangin tayo bilang isang pamilya. Ayun. Amen. Sigay. Okay. Meron pong nagtanong sa akin, Pastor, lagi niyo pong binabanggit yung bawat pamilya, isang eklesia. Ang tanong niya, paano ko ba masasabi na yung aking pamilya ay isang eklesia? Napakaganda pong tanong, di po ba? Kasi marahil yung iba sa atin ay hindi pa ganun kalinaw kung ano ba yung ibig sabihin na bawat pamilya ay isang eklesia at paano ko ba gagawing isang eklesia o church yung aking family? Ano ba yung dapat kong gawin? Dahil po doon, mga kapatid, minabuti ko po na itong gabi-gabi nating pag-aaral from Monday to Friday ay bilang pagsasanay o training or equipping. Gusto ko po na ang bawat isa sa atin ay una maintindihan natin itong layunin natin na ang bawat pamilya ay maging isang eklesia. At makita natin yung role ng bawat isa sa atin. Kung kayo po ay tatay, kung kayo ay nanay, o kaya isang anak. Ano ba ang papel na gagampanan natin bilang miyembro ng isang pamilya na isang eklesia? Okay? At bukod po doon, mga kapatid, aalamin natin ano ba yung mga katangian na dapat nating taglayin bilang isang eklesia o bilang isang pamilya. Ano ba yung mga dapat nating gawin bilang isang mananampalataya? Lalong-lalo na sa panahon natin yan. Because ako naniniwala na itong pandemic na ito ay isang kaparaanan ni Lord para i-reset niya yung buhay natin. I-reset niya yung ating pananaw tungkol sa buhay, tungkol sa ministeryo. Total, pagkatapos ng pandemic na ito, meron na tayong bagong pananaw upang maisabuhay natin bilang mga mananampalataya. Siguro, ano, yung pag-reset ng Panginoon, gusto niyang ibalik sa original intent niya ang plano ng Panginoon sa isang pamilya. Napag-aralan nga namin sa Genesis na ang pamilya talaga ang original unang institusyon na ginawa ng Panginoon. Tama. So, babalik po tayo dun sa tinatawag na original plan or original design ng Panginoon. Okay? Maniwala po kayo, mga kapatid, dahil sa banal na kasulatan, lalong-lalo na po sa New Testament, ibang-iba po yung pananaw nila tungkol sa isang pamilya, no? Na kung saan para sa kanila yung pamilya nila ang unang eklesia, unang simbahan ay ang ating mga tahanan. Ganun ang pananaw ng mga unang mananampalataya na ang bawat pamilya o bawat tahanan ay isang sambahan o isang eklesia. Ngayon, mga kapatid, as we begin, starting today, no, natapos natin yung series sa Book of David. Pero, alam nyo, magandang introduction din po yung Book of David, yung 1 Samuel, 2 Samuel. Kasi nakita natin doon, si Samuel ay mahusay na hari, subalit nag-fail siya as a father. Nag-fail siya doon sa kanyang family. So nakita natin na hindi naging balanse yung kanyang pamumuno. Mahusay siyang hari, pero mahina siya bilang isang ama. Napabayaan niya yung kanyang family. At sa gabing ito, babalansihin po natin yun, no? Na kung saan kinakailangan, pagtuunan natin ang pansin yung mga pamilya natin, no? At makita natin na yung ating pamilya, yun ang una nating ministeryo, okay? Ika nga,
everything begins at home. Nakakalungkot lamang po, no, dahil yung iba aktibo sa church, sa activity sa labas, pero sa loob ng kanilang mga tahanan, ay hindi nila nagagampanan yung kanilang mga tungkulin bilang mananampalataya sa loob ng kanilang mga tahanan. Halimbawa po, mga kapatid, ano po ba ang job description ng isang ama? Ano po ba yung pangunahin niyang responsibility bilang isang ama? Well, siguro, ang unang tatakbo sa isipan natin, mga kapatid, bilang isang ama, ikaw ay provider, no, ng iyong pamilya, no? Tutugunan mo yung pangangailangan pinansyal ng iyong pamilya. Kaya nga yung tatay ay nagsisikap na magtrabaho, kinakailangan mag-ibang bansa, iwanan yung pamilya, magsakripisyo para lang sa kanyang pamilya. Kasi ang unang pangunahing responsibility ng tatay ay provider, no? Pangalawa, kung meron man job description yung ama, siya ay protector. Protector. Papangalagaan niya. He will going to take care of his own family. No? Kaya na napakahalaga po na ang isang ama ay poprotektahan niya. Sisiguraduhin niya yung kaligtasan ng kanyang buong pamilya. At unang ginagawa nga ng isang tatay, nagpo-provide siya ng shelter, ng tirahan. At tinitiyak niya na yung tinitirahan ng kanyang pamilya ay safe. Kasi ang isang trabaho ng isang ama ay protector. Pero meron pong isang responsibility na mukhang na-overlook ng mga ama. So, hindi lang po provider, hindi lang protector. Dapat makita natin yung ating mga sarili bilang mga ama na tayo rin ay pastor or priest of our own respective family. Ibig sabihin nun, mga kapatid, tayo po ay isang spiritual leader ng ating mga tahanan. Hindi po pwedeng ipagkatiwala po natin sa ibang tao yung spiritual lives ng ating buong sambahayan. Hindi pwedeng, si Pastor Arnel na lang ang bahala dyan kasi yan ang trabaho nila. O kaya si Father Damaso ang responsible. Hindi po. The first pastor or the first priest of every family is the father. No? Mahalaga po yun na maintindihan natin na hindi lang tayo provider, hindi lang tayo protector, tayo rin po ang pastor or priest of our own respective family. Dito po sa Ephesians chapter 6, verse 4, ganito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Dapat po nating maintindihan, mga kapatid, na hindi si Father Damaso o hindi si Pastor Arnel ang may responsibility sa ating mga kanya-kanyang pamilya o kanya-kanyang anak. Una sa lahat, ang ama ang may pangunahing responsibility to bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. So, yung pagpapalaki sa mga anak ng may disiplina at tuturuan mo sila ng mga aral ng Panginoon, ito po'y iniatang ng Diyos sa mga ama.
bilang mga padre di pamilya. Ika nga, di ba, ang ama daw ang haligi ng tahanan. Meaning, doon nakasalalay yung stability ng family. Kaya nga po, napakahalaga na makita natin yung role and responsibility ng isang magulang para sa kanyang mga anak. Kung saan, ang mga magulang, lalong-lalo na ang isang ama, ang may pangunahing responsibility sa spiritual well-being ng kanyang family. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, ibabalik natin yung responsibility. I-restore natin yung responsibility na yun sa mga magulang. Hindi si pastor. Hindi si Father Damaso. Hindi yung mga minister o hindi yung mga missionary o hindi yung mga evangelist. Kung hindi primarily, ito po ay pangunahing responsibility ng mga magulang. Kahit po sa lumang tipan, mga kapatid, ang mga magulang ang may pangunahing pananagutan sa Diyos para sa kanyang mga pamilya. Kaya nga, pag nagkasala yung ama, katulad ni David, nagkasala siya. So, damay-damay, pati yung kanyang buong angkan. Pero kung madadala mo sa Panginoon, mamumuhay ka ng may katuwiran at mamumuno ka ng may katarungan, makikita mo yung blessing nun sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, hanggang sa iyong mga apo, ay tataglayin ng iyong mga mahal sa buhay. Dahil nga, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon at naituturo mo sa iyong mga anak ang mga aral ng salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga po, mga kapatid, na maintindihan natin na napakahalaga talaga ang papel ng magulang. Hindi lang tayo provider, hindi lang tayo protector, tayo rin po ay pastor, priest ng ating sariling mga tahanan. At yun po yung bibigyan natin ng diin, mga kapatid, sa ating susunod na pag-aaral, kung paano i-restore natin yung spiritual authority sa mga magulang, lalong-lalo na. Para yung mga anak, meron silang susundan. No? Maaring, nung hindi pa po tayo mananampalataya o hindi pa tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ang nangyari sa atin, mga magulang, kumisan eh, kung ano lang yung naituro sa atin ng ating mga magulang, kung ano lang inakita natin sa kanila. O kaya, tayo bilang mga magulang ay parang trial and error. The way we lead our own family. No? Or, walang gumagabay sa atin kung paano ba natin papalakihin ang ating buong sambahayan o ating pamilya. Eh, wala naman po kasing school of parenting. No? At kung minsan ay nadadala tayo ng mga sitwasyon sa buhay, kaya walang malinaw na panuntunan kung paano ba. Pero, ang good news po mga kapatid, nung nasumpungan natin ang salita ng Diyos, yung palang Bible, nagsisilbing blueprint. No? Ito ang nagsisilbing mapa natin. O kaya blueprint, di ba yung magpapatayo ka ng bahay o building, kinakailangan may plano, may blueprint. Ang Biblia po ay parang blueprint ng ating pamilya. At doon po nakasulat kung paano ba natin papalakihin ang ating mga anak at itataguyod ang ating buong pamilya. Kaya nga, be patient with us. No? Especially yung mga tatay at yung mga nanay na kasama natin sa gabi ito. Pero, hindi ibig sabihin yung mga bata, wala rin silang papel. No, hindi. Actually, napakalaki ng ating responsibility sa ating mga anak kasi they will become future mother or father someday. At kinakailangan sila din ay maihanda natin. Right perspective. Oo, at dapat sila din ay mayroong tamang pananaw. Can you imagine, halimbawa si Pauline, no?
pag siya'y nagkaroon na ng sariling pamilya o nagkaroon na ng sariling asawa. So at least, alam na niya na yung kanyang magiging pamilya ay isang ekklesia, isang church. Yun ang kanyang unang ministry. Yung pamilya niya ang unang ministry niya. Alam niyo ba na napakahalaga po nun na maintindihan natin na yung pamilya mo ang unang ministry mo? Babasahin ko po sa 1 Timothy chapter 3 verse 4 and verse 5. Kaya nga po ang katangian ng isang elder, no? Kung ikaw ay nag-aspire na maging spiritual leader ng isang ministry, isang church, ito raw ang isa sa katangian, no? Sabi dito sa 1 Timothy chapter 3 4 and 5, he must manage his own family well, having children who respect and obey him. For if a man cannot manage his own household, how he can take care of God's church? Na maliwanag po yung sinasabi ng Biblia na ang pamilya ang una mong ministeryo. Kinakailangan mamanage mo munang mabuti yung iyong sariling sambahayan, sa gayon ikaw ay magkaroon ng credibility to manage God's household or God's church. Kaya nga, yung pong pamilya natin ang magsisilbing training ground natin. Yung pong tahanan natin ang magsisilbing church natin. Training ground yun. Kung gusto po natin talagang maglingkod sa Panginoon, sisimulan natin sa pamilya. Kaya nga, everything begins at home. Ngayon po, mga kapatid, ang magiging tema natin sa mga susunod nating pag-aaral, itong simula ngayong Monday na ito, ngayong February 14, napakaganda. Dahil February 14 natin sinimulan. Araw ng mga puso. So, happy Valentine po at happy Puso Day sa mga kasama natin sa Devo. Naway ma-inlove kayo lalo sa Panginoon. At mailag tayo sa inyong mga pamilya. Magkaroon tayo ng malalim na pagmamahal talaga sa ating mga... Alam niyo po ba kung bakit? Dahil, alam niyo po ba na pagharap natin sa Diyos? Sa Judgment Day? Hindi naman tatanungin ng Panginoon, o gaano ba karami ang miyembro mo? I think ang una nating ipagsusulit sa Diyos ay kumusta yung iyong asawa? Kumusta yung mga anak? Kumusta yung mga apo mo? Nagabayan mo ba sila? Nailapit mo ba sila sa iyo? Sa akin, no? Sabi ng Panginoon. Nagabayan mo ba sila? I think, pagharap natin sa Diyos, hindi naman bibilangin kung ilan ba naging miyembro mo sa church. Ang mahalaga ay nailapit mo sa Panginoon ang iyong buong sambahayan. Kaya nga, sa gabing ito, sabi nga sa inyo, mark this day, February 14, sisimulan natin. Actually, magkakaroon ako ng konting pagbabago sa ating pag-aaral. Dati, nagkakaroon tayo ng series. Book series. Ngayon po, more on training, more on equipping. Kaya ang title ko, Equipping Ekklesia Elders. Equipping Ekklesia Elders. Napakaganda po ng revelation sa akin ni Lord, na kung saan ipinahayag sa akin ng Panginoon na i-restore yung spiritual leadership sa mga magulang. I know, mahirap po itong hamon na ito kung paano mo i-challenge, paano mo i-equip yung mga magulang to become the elders of the first church.
their own family. Pero sabi ko sa Panginoon, hangga't kaya ko, susundan ko yung direction na yun. Bila ko pong naalala at napansin, si Apostol Pablo, nung siya'y nagministeryo sa Ephesus, mapag-aaralan din po natin yan sa susunod na mga araw, sa chapter 20, binanggit po ni Apostol Pablo, sabi niya, night and day, with many tears, I have ministered to you for 3 years. Can you imagine, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus, night and day, with many tears, I have ministered to you for 3 years. Peter, kaya pa ba? Malapit na po tayong mag-second year. No? Ngayong darating na March, 2 taon na po itong devo natin. Si Apostol Pablo, 3 taon, ginugol niya sa pagmiministeryo sa mga taga-Ephesus upang sila lamang ay ma-ready ng Panginoon bilang mga ekklesia. Bawat pamilya ay maging isang ekklesia. At ang isa sa ginawa ni Apostol Pablo, nag-raise up po siya ng mga elders in every church. Pwede ba pakibasa mga sweetheart yung Book of Acts 14:23. Sa Book of Acts po, chapter 14:23, doon po natin makikita mga kapatid kung papaano ginawa ni Apostol Pablo yung ministeryo na ito, na kung saan sa bawat lugar, sa bawat church, nag-raise up po siya ng mga elders. Sige, sweetheart. 14:23. Paul and Acts 4. Acts 14. Acts 14:23. 23. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord in whom they had put their trust. Yun. So si Paul at saka si Barnabas, ano ginawa nila? They appointed elders in each or in every church. In every church, with prayer and fasting, and they have committed to the Lord. Ano sa doon? Committed to the Lord in whom they had put their trust. And committed to the Lord in whom they have put their trust. Can you imagine, mga kapatid, si Apostol Pablo saka si Barnabas, nung sila ay nilaunch yung first missionary journey nila, nagpunta sila sa iba't ibang mga lugar, at ang ginawa nila doon, they appointed elders in every church, in every family. Yung church po doon, eh, hindi pa talaga masasabi natin na katulad ng konsepto ng church natin, kundi sila Apostol Pablo nag-raise po ng mga elders sa bawat church. Yung church po doon referring to the family. No? Hindi po natin masasabi na yung church na binabanggit doon na isang malaking congregation kagad. No? Kasi during that time, ay nagsisimula pa lang po ang Christianity, hindi pa ganun kalakas ang Christianismo sa ano yun. Pero makikita natin ang ginawa nila, nag-raise po sila ng mga elders. Nag-raise po sila ng mga ecclesia elders sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Ako po'y nangangarap, mga kapatid, no? Sa ating pong devotion, nag-a-average po tayo ng 50 every night. Ako po'y nangangarap na what if itong 50 na ito, itong 50 na dumadalo, gabi-gabi, ay ma-equip natin, ma-train natin to become ecclesia
elders, na kung saan ang bawat pamilya na nire-represent ninyo, yun ang unang ministeryo ninyo, yung inyong sariling pamilya. Mga kapatid, think about it. Ang growth ng church ay pamilya na. Hallelujah! Hindi ba kayo natutuwa kung ganyan ang mangyayari? Na kung saan magkakaroon ng revival sa loob ng ating mga tahanan. Ako po'y nangangarap, mga kapatid. Naniniwala po ako na ito yung tamang panahon na ginawa ng Diyos ngayong pandemic na ito, na kung saan ang pagkilos ng Diyos ay sa bawat pamilya na. Pamipamilya, ilalapit natin sa Panginoon. Pamipamilya, sasamba sa Panginoon. Pamipamilya, mapupuri sa Panginoon. Pamipamilya, mag-aaral ng salita ng Diyos. Pamipamilya, maglilingkod sa Panginoon. Dream with us, mga kapatid. Dream with me. Ito po yung vision na ipinakita sa akin ng Panginoon. Na kung saan bawat pamilya, isang eklesia. Hindi po ako nagtataka na kung paano bawat pamilya ninyo, pinapasok nyo kami sa inyong mga tahanan. At gabi-gabi magkakasama tayo. Parang ibinabalik natin yung New Testament model na kung saan daily. Sabi ng Bible, daily. Day no? And night. Day and night. May devotion sa umaga. Meron sa devotion sa umaga, may devotion sa gabi. Ano po ang magiging epekto nun sa buong pamilya na kung saan mas mapapalapit sa Diyos ang bawat pamilya? Alam niyo, mga kapatid, there is no greater joy than to see our children are walking in the truth. Ulitin ko po yun kasi yun po ay nasa Bible. Sabi ni John, there is no greater joy to see my children are walking in the truth. Wala nang ibang makapagbibigay kasiyahan sa aking puso na makita ko yung aking buong sambahayan, yung aking buong pamilya, mula sa aking mga anak hanggang sa aking mga apo, makita ko sila ay sumusunod at naglilingkod at lumalakad sa katotohanan. Dream with us, mga kapatid. Yun po yung yung apoy na iniligay ng Panginoon sa aking puso. Na ito rin po yung magiging gasolina ko para ipagpatuloy natin itong ministeryo na ito. Na kung saan bawat pamilya ay maging isang eklesia. Na kung saan saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan, ang sabi ng Panginoon, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Yung maranasan natin yung manifest presence ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan, sa ating mga pamilya. At gaya ng sinasabi lagi ni Sister Olive, yung presensya ng Diyos, kapag naranasan natin sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, ito po'y mag-i-spill over sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kumare, kumpare, sa ating mga kababayan. Imagine kung bawat pamilya, bawat Kristiyanong pamilya, ay isang eklesia. Sister Olive, Mrs. Binga. Okay. So, brothers and sisters, dream with us. Just hold on. Kayo pong mga dumadalo ng gawain ito. Gabi-gabi. At kasama namin din kayo tuwing umaga. Hold on. Merong gagawin ng Panginoon sa bawat tahanan. Merong gagawin ng Diyos sa bawat pamilya. Yung Espiritu ng Diyos ay kumikilos upang baguhin yung buhay ng mga tao. At yan ay magsisimula sa pamilya. Hindi po aksidente na kayo po ay nagbukas ng inyong mga tahanan.
tuwing umaga at tuwing gabi upang kayo'y makarinig ng salita ng Diyos. Hinipo kayo ng Panginoon. Nangusap ang Panginoon sa inyong mga puso na kung saan pinapasok nyo ang presensya ng Diyos. Pinapasok nyo sa inyong mga tahanan ng salita ng Panginoon upang ang Diyos ang maghari sa inyong buhay, sa inyong tahanan, sa inyong pamilya. And you know what? Yung pong nangyari sa Book of Acts ay maaaring mangyari sa ating mga buhay. Kung paano ang Diyos ay kumilos ng malaya sa kanilang kalagitnaan, ako po'y naniniwala, kikilos ang Diyos sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. At yung bawat tahanan natin ay magbibigay luwalhati sa Diyos. Naalala niyo, itinuro ko nung, I think, nakaraang taon, sinabi ko, our home is the embassy of heaven here on earth. Tayo po, bilang mga mananampalataya, tayo ang representative ng Diyos sa sanlibutan ito. Tayo po yung mga ambassador of Christ here on earth. At yung bahay natin, saan man tayo nakatira. Kaya nga, alam nyo, inilagay tayo ng Panginoon strategically into different location. Ikinala tayo ng Panginoon. Yung iba sa inyo ay nasa ibang bansa. Nasa Canada, nasa Israel, nasa New Zealand, nasa Australia, nasa US, nasa Rome, nasa Israel, nasa Novaliches, nasa Hagunoy, nasa Nueva Vizcaya, nasa Urdaneta, nasa Baguio, nasa Laguna, nasa Batangas, and so on and so forth. Inilagay tayo ng Panginoon strategically for us to become the embassy of heaven here on earth. Bawat pamilya, isang eklesia. Kaya lang, ingat, sabi ko sa inyo, marahil, tatanong kayo, Pastor, paano? Subaybayan po natin araw-araw, gabi-gabi yung ating pag-aaral. Tuturuan ko po kayo, aalamin natin mula sa salita ng Diyos kung ano ang pwede nating gawin bilang mga mananampalataya. Unang-una sa loob ng ating mga tahanan. Magandang gabi po, bitin, pero alam natin na nahamon po ang bawat isa sa atin sa tulong at kapangyarihan ng kanyang mga salita at ng kanyang Espiritu Santo. Mr. Ali, pray tayo. Po, tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. O aming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa bagong revelasyon na ipinakita mo kay Pastor kung paano ang bawat isa sa amin ay magiging eklesia mo. Ang bawat magulang, ang bawat tatay, ang bawat nanay, ang bawat mga anak. Alam po namin, Lord, hindi po ito aksidente. This is your right time, Lord God. And you chose us, Lord, ang bawat isang kasama namin ngayong gabi. Kaming lahat ay pinili mo. Walang aksidente kahit sino. Ni isa man sa amin na magkasama-sama kami, Panginoon, gabi-gabi nag-aaral ng iyong salita. Dahil may malalim ka pang plano sa bawat pamilya namin, Panginoon. Ngayong gabi, we dedicate our families, Lord God. Ang bawat pamilya, idinededicate po namin ito sa iyo, Panginoon. Ano man po ang mga pinagdadaanan, kakulangan, mga problema, Lord, alam mo po ang bawat pinagdadaanan ng bawat pamilya, ang bawat detalye, Panginoon, alam mo po ito at hindi limit sa iyo ni isa man. Pero ngayong gabi, Panginoon, pinili mo kami upang maging matatag ang pamilya namin. Walang huli sa iyo, Panginoon. Wala pong huli.
kahit kami ay mga nagkamali na, O Diyos, pero pilit mo kaming hinihila sa katotohanan, pilit mo kaming inilalagay sa tama, Panginoon. At ngayong gabi, Lord God, we want to dedicate each family, Lord, tonight. Ang lahat ng pamilya nagre-represent, Lord, we offer our family to you, Lord God. Ikaw ang maghari sa bawat pamilya namin. Ikaw ang kumilos sa bawat ina, sa bawat ama, sa bawat anak, sa bawat apo, sa bawat nasasakupan namin, Panginoon. At hayaan mo po, O Diyos, na ang pamilya namin ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, O Diyos. Maibalik namin yung original mong layunin sa bawat pamilya, Panginoon. Maraming salamat. Tulungan mo po kami at basbasan mo po kami sa gabi-gabi naming pag-aaral. At sa iyo namin, ibibigay ang lahat ng papuri, ang lahat ng luwalhati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa pagsama nyo. Kung napapansin nyo po, wala pong nagko-comment dahil ang Bagyo po ay malaking party po ng Bagyo ang nawala ng ilaw ngayong gabi. Kami po ay nakahabol lang, quarter to eight ho, nung nagkaroon kami ng kuryente. So yung aming pong mga nasa social media team ay brownout sa kanilang lugar. Hindi po namin kayo mababati, pero alam namin na kayo ay nasa magandang kalagayan. Maraming maraming... Ay, ito muna. Reminder. Nagre-remind lang ako magandang sarap. Hindi, una-una, nais ko munang batiin si Tito Ben at saka si Tita Judy. Happy anniversary po! Happy wedding anniversary po, Tito Ben and Tita Judy. Naway patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sweetheart, bago yung announcement, kasi nandito sila Nanay Sean Poseido, si Risa Poseido, tapos merong kasama siya, 18 pa yung nandun eh. Pero hindi ko na nakikita. Ang nandito rin sila Tito Ben, Tita Judy, si Ate Flora Rebukaw, Kuya Andy, si Myla Tubera. Myla, update mo ako ah. Okay, Ate Pes del Rosario, Sister Josepa Pulanay, si May Ann Almuete Lanusas, Cecilia Madronio, Jenny Rojas, Kuya Ray Gonzalez, Catherine Bautista, Arlene Uson, Sister Wen Perer, Angelita Villafania. Si Inang Pune. Ay, si Inang Pune yun. Okay. Sister Maribik Villasenor and Kabet del Rosario, Kabolong. Pagpalain po kayo, si Stella, hello. Ganun din sila Ate Evelyn. Ganun din si... Mary Jane Deguia, Jen Tiglao, Mabel Makadangdang. Wilma Tamiing, Tatang Dory Del Rosario, God bless you rin po. Si Jen Tiglao, Suzette Empainado. Enrique Sog. Enrique Sog, Glad Alcantara Galano at ang buong Alcantara family. Yes. Yun, okay. And kumabol si Chengday na si Rachel. Yun. At patuloy po namin nire-remind yung mga gusto pong magkaroon ng sariling lang Bible. Maaari nyo pong ibigay sa amin yung tunay yung pangalan at complete address kung Tagalog at English. Mayroon na po tayong... 12. 14. 14 na humingi ng Biblia at sa 17 po ang cut-off po natin kung gusto nyo po dahil mag-order na po kami. Yun! Maraming salamat po at patuloy po namin kayong inaanyayahan gabi-gabi at tuwing umaga ng alas 6 ng umaga ang ating morning devotion 8 o'clock from Monday to Friday Policarpio Family. At Saturday, Balena Family. Sunday Celebration, 9 a.m. At ang ating Genesis, Ladies. At abangan nyo po yung ating face-to-face na gatherings ng Sunday Celebration. Kami po ay nananalangin na
makadalaw po muli kami sa inyong mga tahanan. Ipag-pray niyo po kung loloobin po ng Panginoon. Okay. Thank God, bumaba na po yung ating alert level na ngayon ay nasa level 2 na ang Baguio City. So, ibig sabihin nun ay nag-i-improve na po yung answer prayer na po tayo, and I hope tuloy-tuloy na po yung kukunti na lamang ang magkakasakit, konti na lang ang ma-hospital, at talagang mawala na itong COVID na ito sa ating banta, sa ating mga buhay. So, salamat sa Panginoon, salamat po sa inyo, mga kapatid, na nagpapatuloy sa inyo, sa amin, sa inyong mga tahanan gabi-gabi. Pagpalain po kayo ng Diyos, lalong-lalo na kung kayo po'y nag-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, at mga kapamilya. Bawat pamilya, isang eklesia. Magandang gabi po. God bless everyone. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Good evening po. Bye-bye.